Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng Human Rights Promotions. Ang boses ng Human Rights Promotions sa malayong demokrasyang ito, kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Jesucristo, at gabay ng kaliwanagan ni Banal na Santa Maria, mula sa isyong ating nakalap at pagbabantay, sa mabuting pamamahala, patas ng hustisya at karapatang pantao, ay hinggil sa issue ng Government Policy for Economic Recovery, o ito yung New 10th Government Policy for Economic Policy na kamakailan ay ipinasa bilang EO-166 ng ating Pangulong Duterte. Nag-adapt ng 10-point policy program pamalan upang makarecover sa ating ekonomiya ang ating bansa. At amang ito ay ang sumusunod. Itong strengthen healthcare facility, accelerate and expand the vaccination program, further reopen the economy and extend public transport capacity, and resume face-to-face learning, reduce restriction on domestic travel and standardize local government unit requirements, relax requirements for international travel, and accelerate digital transformation through legislative measures, provide for enhanced and flexible emergency measures through legislation, shift the focus of decision making and government reporting to more useful and empowering metrics, medium term preparation for pandemic resilience. Nag-issue ang ating pamahalaan, no, Pangulo Duterte, ng EO-166 upang idirektiba ang lahat ng government offices at departments na pamahalaan na i-adapt itong 10-point program policy na ito ng pamahalaan upang matugunan ang at makaahon ang bansa sa sinapit ng ating ekonomiya. Ang lahat ng departamento at mga opisina at mga DOCCs at universities at maging colleges ay kanilang itong kanilang pulisiya na ipapatupad ay dapat ay nakabase o nakaayon dito sa 10-point policy program. So ngayon yung mga offices ng pamahalaan, yung mga kanilang mga departamento. So yung kanila ipapatupad ng mga pulisiya doon sa kanilang mga opisina o departamento ay umaayon dito sa 10-point program policy sa pangkalahatan, o parang general policy ng pamahalaan ngayon sa IATF. So ngayon ay maliban dito ay nilagdaan ng Pangulo Duterte ang Public Service Act, Republic Act 11659, amendment ng Commonwealth Act 146. Ang amendment ng Public Service Act, Republic Act 11659 at Foreign Investment Act na RA 11647 ay makatutulong upang makaahon tayo sa ating ekonomiya through foreign investment. So yun, yung ating pamahalaan ngayon ay alam niya dahana yung ito ay yung mga batas para doon sa serbisyo publiko na ang ito yung layo na para magkaroon tayo ng isang mahusay na makapag-invest dito yung foreign investment makapagbigay ito ng mahusay na at yung makahon tayo sa ekonomiya through foreign investment. So ngayon layo nung bagong batas na ito ay bigyan ng liberalization o yung 100 ownership yung mga foreign companies na mag-invest dito sa ating bansa o magtatayo ng negosyo. So dati kasi 60-40 yung patakaran. So ngayon hinatiin nila yan parang hinatiin nila sa ilang kategorya, dalawang kategorya. Kung ilan yung bibigyan ng 60-40 o ilang porsyento hindi yung ilan lang yung hindi 100 ownership, 200 ownership. So yung iba yung may binigyan siya ng 100 ownership yung ilang mga negosyo na po pwedeng itayo dito sa ating bansa ng mga foreign investor. At ito ay makapag-inegosyo fully at makatulong na mabigyan ng trabaho ang lipunan ng Pilipino at iba't ibang
maibigay na benepisyo ng foreign investment. So, yun. Primarily, maibigay sa ekonomiya natin ay yan, ano, yung tax, trabaho. So, yun, na nila maaaring mga naiambag sa ekonomiya ng foreign investment. So, yun yung layo ng ating pamahalaan for that na ambyendahan itong batas na Public Service Act at saka yung Foreign Investment Act. So, ngayon, ang Human Rights Advocacy ay maring sumusuporta sa mabuting pamahala, patas na hustisya at karapatang pantao. At sa isyung ito ng pag-amyenda ng ilang batas para sa foreign investment ay we hope ang karapatang pantao at patas na hustisya ay umiral sa pagbibigay sa mga dayuhan na makapagnegosyo sa bansa at 100 ownership pa. So, yun. At ang ating pamalan ay siguruhin na hindi banyaga ang siya magkakaroon ng malaking kontrol sa ating bansa at ang ating seguridad ay hindi malalagay sa alanganin. So, yun. Yung ating boses doon ay so, bigyan na ilang porsyento lamang yung mga itong sinasabing ano, itong sinasabing foreign investment. Halimbawa, kahit masabihin natin siya yung makapag-i-invest nga ng 100%, that is 60-40. So, makapag-i-investment siya ng 100%, pero kontrolado natin yung foreign investment. Halimbawa, 400% na negosyo sa Pilipinas, dapat mga 20% lang yung foreign investment. Halimbawa, so yung 80% kontrolado ng Pilipino lahat yun na yun ay sa Pilipino. At yung 20%, so yun ang dapat yung ibigay doon sa foreign investment para tayo yan siyang higit na makapagpapaulan sa ating bansa. So yun ay mga yung ilang porsyento ay dapat na halimbawa maaaring yun ay talagang itulong, yun ay pakipag-ugnayan natin na mahusay na pagninegosyo na ibabansa para sa kaunlaran natin at kailangan natin yun. So, yun dapat. At pagiging isang open sa international market at pagkakaroon ng ganyang klase ng mga open sa foreign business sapagka tayo nag-i-invest din doon sa ibabansa ng pagninegosyo. So, ngayon ay we hope tayo mga Pilipino ay hindi maging squatter ng mga banyaga sa sarili nating kalupaan sa pagbibigay natin ng malaking kontrol sa kanilang pagninegosyo sa bansa. So, yun. Sana hindi tayo magising na lamang sa susunod na panahon. Yung banyaga na, yung may-ari ng lahat ng mga negosyo sa Pilipinas, tayo ay mga trabador na lamang nila sa sariling bansa pa natin at hindi tayo mga migrant workers doon sa mga bansa nila. Kundi, dinala na natin sila rito para tayo maging trabador dito at cheap labor pa. Hindi kagaya kapag nag-abroad ka, may potential kang yumaman sapagkat makukuha mo yung standard na salary doon sa ibang bansa. Kung halimbawa, maaaring hindi man ganun kaparehas mo na sumahod doon sa mga mamamayan nila ron. Halimbawa, sa Estados Unidos, sa UK o Europe. Kung magtatrabaho ka doon, halimbawa, hindi mo kaparehas naman na sumusweldo kaparehas yung mga Amerikano o yung mga European. At least kahit pa paano, mataas yung sweldo mo. Hindi kagaya dito sa atin. Triple, halimbawa, pagdating mo ron. So, standard na binibigay nila kasi mataas ang standard ng yung basic salary ng ibang bansa kaysa dito sa Pilipinas. So, yung Pilipinas, kaya gustong-gusto nila mag-invest dito sila mag-tayo ng, halimbawa, for international export industry o dito dahil mababa yung labor dito sa Pilipinas. Kahit mag-employ sila ng napakarami, titriplehin mo pa yun pag doon sa ibang bansa nila. Sabang lalo sa ibang bansa nila, yung 10 na nababayaran nila ron, dito sa atin pwede siya mag-employ ng mga 30. Yun. Kaya tayo, kaya mas malaki yung production kung ganun for that cheap labor. Kaya dapat tayo ay magkaroon ng mahusay na ano na mabantayan natin yan, yung foreign investment na yan. Dahil darating yung panahon na makalahat pag-aari na ng mga dayuhan yung ating mga negosyo, tayo trabahador dito sa atin. Para tayo nag-abroad dito sa mismo sarili natin bansa. So, yun ang mabigat na maaaring mangyari at hindi dapat mangyari. So, ang ating usisya ay hindi magrabyado ng mga banyaga kung sila ay maaaring bagawa ng krimen o pangaubuso sa kanilang pagninegosyo at pamumuhay sa bansa. So, yun. So, dapat mapangalagaan pa rin yung ating karapatan
patas na hustisya dito sa ating bansa. So kung yung mga foreigner na yan, so may mga iba't iba nang mga nagiging nangyayari, kagaya ng halimbawa, usap ko yung hindi doon sa mga ano, yung mga military kapag ka nagbabalikatan, yung iba mga foreigner kapag ka sila ay nag-invest dito, yung nakagagawa ng krimen. So kailangan ma hindi tayo maabuso, lalo na doon sa pagtatayo nila ng negosyo na tayo maging wasteland lamang nitong mga banyagan na ito. Siyempre, mas ang kanilang line dito, kumita. Eh, tayo naman yung mga problema dahil kung ano yung naibigay na trabaho at taxes na binigay sa atin, baka mauwi lang para linisin yung mga kalat nila na dito hindi mamanis na maayos. So, kaya dapat yan ay standard na matitingnan ng ating pamahalaan na yung mga industriya na yan, kung lalo na industrialized na negosyo yan, ay mapangalagaan na hindi tayo maapektuhan. So may mga, halimbawa mining, so may mga ganyan, yung iba nagkakaroon ng problema, apektado yung isang buong komunidad. So yan yung problema, tapos nagkakaroon ng yung kagaya ng imbag sa global warming. So nagkakaroon ng grabing pollution sapagkat nakakalbo yung mga bundok. Halimbawa mga industriya, mining, o iba't ibang mga negosyo, nasisirain mo yung kabundukan. So yun, dapat lahat yan patas na hindi sila basta-basta magbabubran, sirain yung kalikasan natin o yung masa natin dahil lang sa negosyo na yan na makapagbibigyan ng trabaho, pero malaki din naman yung perwisyo. So yun, maglalang lang ganun. So siguruhin na sa susunod na nasusunod sa karapatang pantao mga ito at patas na hustisya. Again, hindi masama ang ilang porsyento ng banyaga ay magnegosyo sa bansa. Ang mahalaga ay hindi lahat pag-aari nila ang negosyo at mga trabador na lang tayo sa ating sariling bansa. So, yun. Kaya, hindi mali. Ang mahalaga, kontrolado natin sila sa pagninegosyo dito at hindi tayo basta trabador na lamang ng mga banyaga sa sarili nating bansa. So, yun ang mahirap na maaaring mangyari. So, hindi na baling tayo ay magtrabaho sa kapal natin Pilipino, basta Pilipino sa atin din ang pag-unlad doon. Kung sila ay dito naninirahan, meron din silang concern doon sa bansa kahit na sila itong mga negosyante. So, yun. Higit na pabor at ang makikinabang sa pagnegosyo ay kung kapwa nating Pilipino ang magmamayari ng mga negosyo. O tayo mga Pilipino ang magmamayari ng mga negosyo sa bansa kagaya ng controlled corporation, etc. Alam mo, yung GOCC. So, yung mga GOCC na yan, yung mga government-owned corporation, so dapat yun ay nami-maintain. Kasi ang ginagawa ngayon, pinaprivatize eh. Diba? Yung sa iba't ibang mga ayensya na mini-maintain ng government on corporation, yung iba naman privatized na ron. Yung ang sa energy, tubig, yan, tsaka iba't iba pa. So, dapat yan ay dapat nga matutusin, may maraming porsyento na kontrolado ng government para tayo makasahod ng mataas. So, yung competition gusto nila sa liberalize yun para daw mas mahusay yung serbisyo. So yun, dahil nga maraming corrupt sa government, so hindi nagsiservisyo na maayos doon sa limba, patubig, sa kuryente. Kaya ginagawa nila na ito ay liberalize, so mag-compete yung iba't ibang mga negosyante para sa pagbibigay ng serbisyo na yan para mas maayos yung serbisyo. So yun ang nangyayari, nakakaproblema rin lalo kapag kahit doon sa mga negosyante na nais nila ay ang gusto yung competition. So yun. So dapat lang ay yung government maging accountable, transparent, para magservisyo ng maayos doon sa bawat GOCC. So ito ay makapag-servisyo ng maayos doon sa halimbawa linya ng patubig sa bansa, kuryente. So mamanage nila yun mula doon sa simula ng pag-manage yung enerhiya, pagsisupply hanggang sa distribution. So iba kasi pagdating ng distribution, yung atin lang yun, yung pinakang source. Pero yung distribution sa ibang bansa, parang may iba yung ibang source ng energy sa liberalize na yun, pag-aari na ng
ilang ano, ilang ilang negosyante. So, yun, you know, yun ang mahirap doon dahil sa dapat talagang ano, fully controlled ng government o ilan lang yung sa private. So, yun. So, again, ang nationalismo natin ay huwag nating kalimutan at ating boses ay paunlarin. At subukan natin ang pambansang industrialization na siyang makapag-aahon sa ating ekonomiya at makakabigay ng maraming trabaho o full employment as a standard na pamumuhay. So, yun, dapat susubukan na natin yung iba't ibang mga tayo na sa mula sa agricultural. Susubukan naman natin yung industrialization. So, yung pagpapaunlad na tayo yung mula sa industrialization na pagpapaunlad. So, pag na-adapt natin yan, magbibigyan ng maraming trabaho yun. Ika nga yung aking mga nabanggit na sa mga nakaraan natin ng mga promosyon na halimbawa tayo yung gagawa ng sarili nating TV, tayo yung bibili, mag-export tayo, so ganun. So lahat ng mga bagay ng mga pangangailangan natin, tayo yung gagawa. Hindi natin i-import din yun. Almost yung ating mga ginagamit sa ating halimbawa household, pagmula sa pako hanggang sa bubong, hanggang sa lahat ng gagamitin yan, imported. Tapos, investment na po rin dito sa Pilipinas, halimbawa, pagawaan ng ganun, para gagamitin sa bahay, foreign investment. O yung iba ang katimog pa sa ibang bansa para makapag-construct ka. So, ang malaga doon, yung buong, halimbawa, paggagawa ka ng building, marami doon materialis doon ang katimog. O yung iba, minafacture ng ibang bansa dito sa atin. So, yun ang bibili natin. So, dapat tayo yung manufacture noon para sa pagbubuo ng isang building o pagbubuo ng isang bahay. Para tayo ay magbibigay ng trabaho na nag-manufacture ka ng bubong, pako, steel bar, yan, semento. So, kung yun ay i-manufacture natin, so magbibigay ng trabaho na. So, yun ang wala sa atin eh. So, dapat bubuo natin yun. Pagkatapos yung pagbubuo ng building, trabaho pa rin yun. So, kung ganun, aapaw yung ano yung trabaho. Maari tayo umangkat pa ang trabaho sa ibang bansa dahil nga sa tayo nag-industrialize tayo ng bawat mga kagamitan o mga gagamitin natin. So ganoon na nangyari doon sa ibang mga maulad na bansa, halimbawa sa Korea, Taiwan. Umangkat sila ng ano ng trabahador. Dahil nga sa industrialist sila, kulang, marami, halimbawa, lahat ng ginagawa nila eh. So, nangangailangan sila ng tao. Hindi lang didistribute sa bansa nila, kundi i-export pa nila. So, kaya, at ang kanilang sweldo doon maganda is standard. So, kaya sila ay kumukuha ng maraming tao para doon sa kanilang bansa. So, maraming ganun din ang mayayari sa atin kung tayo magiging standard yan. Eh, dahil sa marami ang Pilipino, angkop, marahil tayo doon sa ating industrialization. So, maring subukan natin yan sa darating na panahon para tayo ay magkaroon full employment and standard salary, hindi basta basic minimum natin kasi mababa. So, yung basic minimum mo standard na makapamumuhay ka na maayos yung bawat Pilipino na tatamasahin mo yung lahat ng pangangailangan mo. So, magkaulam na mula doon sa standard salary at yung binibigay ng pamahalaan ng serbisyo publiko. So, yan. So, higit na mahusay ang national industrialization kaysa foreign investment. Ang ating tanggilikin na siya magpapalago at mag-aahon sa bansa o mag-maintain ang ating pamumuhay. So, kaysa tayo ay umasa din sa foreign investment saka importation para tayo ay makapamuhay. So, tayo magtatrabaho sa kanila. Yung bibili natin mga produkto ay gawa din nila para tayo mabuhay. So, yun. Mas maganda tayo yung puproduce, bibili natin yung produce natin para tayo ay mapamuhay. Limitado yung ating importasyon at mga foreign investment. Tama lang, kontrolado. Hindi yung halos ay napakalaking porsyento i-importe natin. Napakalaking porsyento nag-invest sila rito para tayo ay makapamuhay. So, hindi maganda yun na, halimbawa, kahit 50% na yung mangyayari yan, hindi rin maganda yun. Importe mo, halimbawa, lalo sa agricultural. Hindi porke tayo ay tayo ay nais ng industrialization ay puro manufacturing ka ng bakal, manufacturing ka ng electronics, ano ba, gano'n, nagbubuo ka ng electronics, computer, ganyan.
TV. Hindi porke tayo ay magbubuo ng TV at lahat ng parts ng TV gagawin natin para magkaroon ng trabaho. Eh, hindi natin papabayaan natin yung agrikultura. Hindi. Mas pauna rin natin sa industrialization, agrikultura, na ito ay susustain doon sa ating mga pagkain. Na kung saan yung ating, kaya sinasabi industrialized, yung agriculture natin, kung yan dati kalabaw ang ginagamit, ang tractor ang gagamitin natin yan. Pag nag-i-industrialize na tayo, ibig sabihin, gagawin mo mahusay yung equipment mo para makapag-ani ka na maayos, makapag-agri ka na maayos. So, ibig sabihin, lalo na lahat ng mga bagay sa agricultural. Livestock, magtanim ka ng palay, iba't ibang mga pangangailangan sa buhay, mga gulay, yan. So, yan ay highly tech, scientific. At tayo ay makapag ma-maintain natin, sustain natin yung supply ng palay, supply ng asukal, lahat ng mga bagay na papangailangan natin sa table natin, isusupply natin na maayos yan. Yung ilang mga bagay lamang maaaring natin angkatin na wala tayo or mga maaaring dapat natin angkatin. So yun, makatutulong. At tayo maaaring makapag-supply pa sa iba't ibang bansa. So ganun dapat kung ano tayo mayroon na. Kasi meron kanya-kanyang kakainan ng mga bawat lupa, bawat mga biyaya lang sa bawat mga bansa. Eh kagaya na halimbawa sa ibang bansa na producer sila ng langis, producer sila ng ganun. Hindi naman tayo ganun. Iba yung o producer sila ng mga bigas. Iba yung halimbawa kung paano lupa yung papaunlari mo. So tayo ganun, pwede tayo magpaunlad doon sa bigas. Pero hindi yun yung magiging bulk of our production. Kundi, i-maintain lang natin yung sustain tayo ng ating pagkain sa lipunan ng Pilipino. At yung maaaring over, pwede natin i-export para makatulong. Pero hindi yun yung pinakam prime na tayo ay gagawa ng bigas para export. Hindi yung ating pinakang kundi ang ating exportation na pinakang primary production ay maaaring yung part din ng hindi basta sa agri, kundi sa sa industrial nga, na ano ba, gagawa tayo ng TV, mga computer, tayo mag-export o anumang may invento ng lipunan ng Pilipino, may innovate natin para tayo makapag-export sa ibang bansa. At hindi tayo magpo-concentrate doon sa exportation ng kung saan tayo ay sa agricultural. So, maybe yung ibang part na kung saan tayo producer noon, maaaring ma-maintain natin yun. Halimbawa, baka. Producer tayo na baka. Talagang napapangalagaan at po-produce natin yun. Maaaring hindi, pauna rin pa natin yun at hindi natin maaaring pwedeng itigin na lang yun dahil nga nag-industrialize na tayo. Hindi ibig sabihin, nag-industrialize, tanggalin mo na ibang mga agricultural na producer tayo. Paunlari pa natin lalo yan. So yun, para lalo tayo makapag-produce. Pero hindi yun yung bulk of production natin. As before, doon tayo lumalago sa agricultural production. So ngayon ay, kaya pag mag-industrialize tayo, doon tayo mag-concentrate sa industrialization. Bawa, producer tayo ng bakal sa ibang bansa. Dati naman ganun tayo. Producer tayo ng ganun sa ibang bansa. Yan. Tornilyo, halimbawa, yan. At hindi tayo yung aangkat ng tornilyo sa ibang bansa. Yun. Ganun yung sinasabing industrialization na kumpleto ka dun sa bansa mo. So, full employment ang magiging katumbas nun. Hindi yung ilan lamang yung kaya natin gawin. Kasi kung ilan lang ang kaya nating inegosyo dito na kaya ng mga Pilipinong gawin, i-innovate, hindi ka magkakaroon ng full employment. So, ang mangyayari, magkita yung migrant workers, magtatrabaho tayo sa ibang bansa, mapipilitan tayo. Hindi as in, talagang yun yung profession mo. Halimbawa, ikaw ay seaman. Eh, talagang pag-abroad yung seaman, ikaw ay isang ganitong profession na talagang pag-abroad sa ibang bansa ka talaga pupunta. Not like, halimbawa, ikaw ay doktor. Dito ka dapat. Yung iba na hindi tayo pumunta ng ibang bansa kasi mas malaki yung mga sweldo roon. Yun. Again, ang kaliwanagan ni Mother Mary ay magliwanag sa bansa. At ang bansang Pilipino at Pilipinas ay makapamuhay ng ayon sa mabuting balita at biyaya nito ng kaunlaran ng Diyos at Kristo Jesus at buong mundo. Ang biyaya ng Diyos sa bansang Pilipinas nawa ito ay may bahagi ng pamalan ayon sa karapatan ng bawat isa. So, yun, tayo ay patuloy na pagliwanagan ng ating banal na Santa Maria at tayo makapamuhay ng maayos.
ng ayon sa ating karapatan at nagpapairan ng batas ng utiya. Sa gayon tayo ay mapumuhay ng mabuti. So, yun. So sana yung ating pamahalaan ay patuloy na magabayan at maliwanagan, sila ay maging accountable, transparent. So nagsisilbi sila ng maayos at pinapairan nila yung karapatan para ito ay maibigay ng ano ng patas para sa lahat. So gayon, yung sistema natin ay tayo mapumuhay ng maayos ang lipunan ng Pilipino. Walang maghihirap kasi yung balangkas ng karapatan, standard yung pamumuhay mo ron. So ibig sabihin, kung standard ang pamumuhay mo, yung servisyo ng pamahalaan tsaka yung basic salary mo ron, ayos. So mapumuhay ka na maayos. Even though tayo ay naroon sa kapitalistang ekonomiya na pwede ka magnegosyo, hindi lahat government owned at tayo magtatrabaho sa gobyerno. So merong time na pwede makapagnegosyo, tayo ay standard ang pamumuhay na yan. So standard ang magiging salary ng lahat at yung kita ng mga negosyo standard. So yun ang magiging magandang mangyayari kaya sa Estados Unidos. So kasi pati mamuha sa mga ganun yung kanilang pamumuhay kaya sila ay maunlad ng bansa. So yun at muli sana ay nakapagsabosa naman tayo sa hindi sa karapatan ng tao sa isyong ito nating ating tinunghayan mula doon sa 10-point program policy ng ating pamahalaan. At sana itong new normal mula doon sa COVID-19 pandemic ay tayo ay makapamuhin na maayos dito sa ginagawang pulisiya ng ating pamahalaan at magkaroon tayo na sa mahusay na susunod na pamunuan mula doon sa maging bagong presidente, vice presidente at mga senador at mga nasa lokal na pamahalaan. So sana tayo tulungan ng Diyos na pumili ng mabuting leader para tayo ay magpumuhay na maayos. Yun. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless you all.